Kamusta mga katropa? Mayroon tayong gagawin ito. Nanay ako ngayon. Mayroon tong piping ko. Nagpalit lang ako ng sinulid. Ganito na nang nangyari. Tingnan niyo mga katropa. Oh. Nagkaganito na yung tahe. Yan. Yan. Parang nagagulo-gulo na yung tahe. Hindi naman siya paktaw. Kumbaga, para siyang magkalat-kalat at kabulbuhol na. Oh. Mantala, tinahe ko to ganina ng ibang sinulid. Ibang kulay na sinulid. Hindi naman nakaganyan. Ngayon, nakaganyan na nung tinahe ko. Kasi bago naman itong ano. Mayroon naman siya maganda. May maganda tapos biglang gumulo. Hindi siya paktaw. Warang napangit yung tensyon. Ito, maganda. Tapos pangit. Tapos maganda. Lalo na dito, gumulo. Ngayon, subukan ko siyang itensyon ko na lang. Hindi ko muna siya ayusin. Maayos pa nung ito kanina. Itensyon ko na lang. Ipitan ko itong ito, sa skarayom. Ayun na. Saan ba yung medyo gumulo na tahi? Saan na yan? Ito. Hindi na maklaro. Yan. O, maghirap mga katropa maghawak ng cellphone pag ako lang mag-isa. Tatawag tayo ng ano. Matagahawak, back up. Hello boy, punta ka rito boy, back up. Kasi hindi ko mapaliwanag ng maayos, nahirapan ako maghawak, hindi ko mapukos. Ngayon, higpitan ko tong tension, kasi kung saan maluwag sa karayom, yung isa. Ito sa labas ng karayom, ito. Higpitan ko, subukan ko higpitan, tapos yung isa ba? Higpitan ko lang, baka makuha sa tension, tahi ko ulit. Sige, mga tropa, tayo ko ulit. Tension ko. Kasi bigla lang siya nung nagpalit ako ng sinulid. Gano'n na yung tahe. Nagtaka ako bakit gano'n ang tahe. Tahe ko muna. Tinension ko, baka makuha sa tension, baka lang. Tahe ko muna ulit. Saan na yun? Subukan natin tayo ulit kung ako ba sa tension kasi nagtaka ko. Bakit bigla lang siyang pumangit yung tension? Nagpalit lang ako ng sinulid. Ito pa lang naumpisaan ko sa itong ganitong kulay na sinulid. Ngayon, bigla lang na pumangit. Sige, tayo ko. Tingnan natin ngayon. Hindi ko kasi masyado gilidin. Pakainin ko lang konti dito. Para magkita natin yung tahe. Ito maganda ba? Okay, tinikpitan ko na mga katropa. Mayroon pa rin siyang mapangit. Ito. Focus mo. Ano? Mayroon talaga siyang portion na pangit. Mayroon dito naman. Magaganda. Ito yung tahi dapat eh. Magaganda. Tapos biglang pangit. Ito maganda. Dito sa umpisa maganda. Hanggang dito, papangit. Tapos gaganda. Nagpalit lang naman ako ng sinulid. Higpitan ko na rin itong tension. Itong tension to, mahigpit na to. Tama na siya. Pero mayroong ganito. Parang nagabulbuho lang. Hindi naman siya paktaw. Parang nahila lang doon yung sinulid. Ngayon, magpalit tayo ng sinulid. Kasi, subukan natin sa ibang sinulid kung ganyan bang nangyari. Kasi nung marami na akong natahe, yung ibang sinulid, hindi ba nagkaganyan. Okay, palitan natin yung sinulid. Taka tayo para malaman natin kung sana nagka-problema. Marami din ako experience na nagkaroon din ng problema sa sinulid, lalo pa daw sa mga high speed. Nung unang tahe mo, maganda pa yung tahe. Tapos, bigla ka lang nagpalit ng sinulid,
yun na, paktaw na. Taka, pangit na yung sinulid, ay yung tahe. Okay, para malaman natin. Hindi muna tayo mag-ayos. Kasi subukan muna natin kung dito sa ibang sinulid, kasi ginamit ko naman to sa iba-ibang sinulid, pero dito lang siya na pangitan tayo dito sa sinulid na to, yung ginilagay ko. Kasi yung kulay ng tinahe ko, limang kulay to. Meron ako nagawang tatlong kulay. Hindi naman siya nagkaroon ng ganun na bulbuhol. Ngayon, paglagay ko ng sinulid na yan, nagito na, nagbuhol na. Try natin na ibalik natin itong ibang sinulid. Palitan natin. Kung ganito pa rin ba yung tahe niya. Kung may bulbul pa siya. Saka na tayo na mag-desisyon kung saan problema. Okay na, ilagay ko na. Pero ganito pa rin tila ang gagawin natin. Ito pa rin tila. Hindi tayo magkumuha na ibang tila. Ito pa rin yung tatahiin natin. O, hindi natin galawin muna yung tensyon. Para malaman natin kung ganun pa rin yung magbulbul yung tahi. Yung pangit yung tensyon niya, yung resulta. Ayan. Hindi ko lang tapusin kasi tas-tasin ko pa ito. Tingnan lang natin. Oh, bakit wala na yung buhol? Oh, nagpalitan kayo sa sinulid. Wala naman siyang buhol, oh. Kita mo, focus mo. Oh, diba? Wala na yung buhol-buhol. Oh, ibig sabihin, yung sinulid ang may problema. Oh, ito mga katropa, ito isa tong bagay na lagi ko lang ito na encounter. Kayo din, may encounter rin ninyo to. Na kung nagkita kayo, nagpalit kayo ng sinulid, tapos ganito na yung nangyayari. Ipakita natin yung dalawa. Ito. Ito. Yan o, oh, tiyan mo. Ito yung ganina na ginamit natin yung sinulid. Ito. Ito yung ginamit ko sinulid kasi iyan yung kakulay dito. Oh. Pangit. May maganda. Tapos pangit. Inigpitan ko na yung tension nito para maalis to. Ganun pa rin. Ngayon, tinahe ko sa ibang kulay. Oh, wala naman siyang problema. Oh. Oh, wala na siyang buhol. Mahigpit na nga yung tension kasi inigpitan ko. Pag dito, may buhol. Oh, hindi pa sa paktaw, buhol lang. Oh, parang sumasabi, sabit. O, di napakalaman na natin ngayon na hindi sira yung makina. Kasi, maganda man tayo niya sa ibang sinulid. Dito na tayo mag-isip kung ano tayong gagawin. I-texture sa sinulid ang problema nito mga katropa. Ito, ito mo. Pansinin niyo ito mga sinulid. Ito, matagal ko na itong hindi nasa, ano, gusto kong sabihin sana. Ito, na-encounter ko na. Naghanap lang ko ng panahon na ma-encounter ko yung mga ganitong problema. O, tingnan mo ito, ha? Para mag-video natin. Ito, matagal ko na itong gusto ko sana. Kaso lang, wala akong prohiba na nangyari. Na hindi lang lahat na bulbul, paktaw, o magpangit yung tension, kahit tension mo naman, pangit pa rin. Madalas itong mangyayari sa mga piping, yung mga ganitong tension. Yung ano, lalo na yung magkadikit yung karayom. Tandaan natin, ito mangyayari sa mga nagkadikit ang karayom. Yung magkalapit. Ito, dito mangyayari sa malayo yung karayom. Yung ang magkalayo dito konti. Yung mga sukat ng karayom, yung mga medyo malayo. Ito kasi magkadikit yung dalawa, ito yung madalas manangyari ngayon, nangyari na. Eh matagal ko itong gusto i-vlog sana kasi wala akong makita ang ano, nangyari. Ito, tingnan natin itong dalawang sinulid ito. Itong isa, hindi siya nag-ball. Ito isa, ito pag ito gamitin ko, mapakit yung tension. Pansinin natin ito, dito natin malalaman kung anong klaseng sinulid ito.
Oh, tingnan mo. Tingnan nyo lang. Suriin natin mabuti itong sinulid. Matagal ko na itong gustong i-vlog sana kasi walang nangyari ngayon. May nangyari na. Tingnan mo ha. Saan malambot na sinulid tsaka matigas sa sinulid? Oh, tingnan mo. Pag ganunin ko, tuwirin ko, iuurong ko ganun. Yung isang sinulid dito, medyo malambot siya. Ito, ikumpara mo dito. O, demo. O. Kumbaga, itong sinulid isa, medyo malambot siya, ganunin. Ito isa, matigas. O. Tingnan nyo, matigas. O, hindi siya mabaluktot masyado. O. Hindi katulad nito isa. O. Medyo malambot siya. O. Sabagay, dyan sa video, parang hindi siya gano'ng mapansinin. Pero mapansin nyo yan. O. Ito isa. O. Matigas. Parang nylon. Parang hindi siya umabaluktot. O. Agad. Hindi katulad ito isa. O. Pansinin nyo mga katropa. Kasi yan. Madalas mangyari ito. Sa mga ganitong piping na magkadikit ng karayom. Tapos dun sa high speed. Dun sa high speed na pag nagtaka kayo. Pag sa high speed naman. Magtaka kayo, bakit nung una yung ginamit, hindi ba siya naglalagot, hindi nagpapatid? Ngayon, yung pag yun ang sinulid yung ginagamit nyo, nagpapatid na. At saka minsan, nagpaktaw, tsaka parang pag hinila mo kasi yung sinulid dito, ito, itong nasa karayom, lalo na doon sa mga high speed, parang magganit mo, hilahin mo yun, halimbawa, nakakabit yan dyan. Pag hinila mo yan, huwag mo lang iangat itong ano, huwag mo lang galawin itong tinsyon, huwag mo lang iangat yan, kasi pag angat mo pata, ano, angat siya, oh, oh. Ibig sabihin, maluwag to pag maangat yan. Huwag mo lang nang galawin yan. Yung, huwag mong pabukahin to. Kumbaga, hilain mo lang. Pag hinila mo yan dyan, yan. Oh, video, hindi maganit. Video, oh, smooth lang. Pero pag ito ilagay mo doon, maganit na siya. Pag hinihila mo ng ganyan, para matigas sa hilain. Samantala, hindi mo naman ginalaw yung tension. Oh. Yun mga katropa, ang problema dyan, ito, buti na lang. Na-encounter ko ngayon. Ako mismo na eh. Hindi lahat ng sira ng makina, pagbuhol, paktaw, o nagpapatid din sinulid, problema yung makina. Suriin nyo muna mabuti yung mga sinulid kasi mapapansin mo yon. Kasi kadami-dami na yung tinahi na ibang kulay o ibang sinulid, ibang klase sinulid, hindi man siya nagbuhol. Hindi naman siya nagpaktaw. Pag ginamit mo itong sinulid na gagawin mo, yun na napapaktaw na. At saka nagbubuhol na. Kumbaga, nag-lose tension, pangit yung tahi. Ibig sabihin yan, hindi problema yung makina. Ang problema nyo, sinulid. Ang problema natin ngayon, kung itong sinulid na to ang gamitin natin dito, kasi ito may yung kakulay, wala naman tayo ibang sinulid gagamitin dyan, yan ang malaking problema. Kung saan tayo maghanap ng sinulid na ganitong kulay, kasi ito yung gagamitin. Ngayon, ah, hindi naman gaano masilan siguro itong gawa na to. Mga terno-terno lang naman to. Huwag lang tayo maingay. Gagamitan ko to ng ganitong sinulid. Ito. Ito. Halos naman siguro magkamukha lang to. Ayan, 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 ayan. Ito na yung gagamitin ko. Ayan o. O, diba mga katropa? Medyo magkahawig naman siya. O, diba? Hindi siya gaano ano, halata. Itong sinulid na to, ito yung gagamitin ko para matahi ko to. Kasi pag itong gagamitin ko, problema akong malaki. Baka hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa makina. Baka kalas-kalasin ko yung mga pisa dyan. O di, para hindi ako mamproblema. Ito na lang gagamitin ko sinulid. Para dito. A few moments later. Katropa, ito na yung sinulid gagamitin ko. Pinapalitan ko na yung ito. Papalitan ko na to. Ito. Ito na lang gamitin ko. O, sige, subok natin kung okay na siya. Yan na lang gamitin ko sinulid dahil hindi naman ito gaano masilat sa kulay ng sinulid to. Okay na siguro yan. Samantala, konti lang naman itong kulay ganito. Pwede na ito yung gagamitin ko. Para okay na siya. Hindi na siya magka-ball-ball. Okay. Suot ko muna itong sinulid. Para malaman natin kung para makita nyo ng actual na wala na pala tayong ayusin. Kung di baga, magpalit na lang tayo ng sinulid. Kasi doon natin mapansin, nagpalit lang tayo ng sinulid, napakita yung tahe, yung tension niya.
Ayan, ito. Sana yung tatayin natin. Ito. Fire! Oke. Okay. Oh, yung atro pa. Walang kabuhol-buhol. Oh, kita nyo. Kita ko eh. Oh, di ba? Nagpalit lang tayo siya ulit. Wala na kabuhol-buhol. Wala na yung masikip. Yung maluwag. Gusto pikit, maluwag. Oh, yan. Subok pa natin isa pa. Hanap pa tayo na isa dito. Ang dami na ako pinasada dito. Marami na rin ako testasin kasi pangit yung tahe. So, subok pa tayo isa. Yan lang pala ang problema, ha? Okay. Ito. Okay, mga katropa. Ito na. O, tinan mo mga katropa. Walang kabul-bul. Malinis. Makinis ang pasada. O. O, kita nyo? Nagpalit na ng sinulid, di ba? O. Kung akala natin nasira yon, dahil sa sinulid na yan, mag-ayos pa tayo dyan. Kahit mahubot at pwede na isang linggo mag-ayos dyan, hindi natin basta-basta na maayos. Kasi ang problema niya, yung sinulid, texture ng sinulid. Tawag niya ang texture ng sinulid. Okay mga katropa, kilates muna tayo sa umpisa. Kung wala namang problema yung mga nakarang, mga sinulid sinalang nyo, kung wala namang problema, tapos pag sinalang nyo itong mga ibang sinulid na, ibang klaseng ibang kulay, eh, wala ka namang ginagalaw sa makina mo tapos nagkaroon ng ganitong problema. Ito madalas, ito. Ito yung pinakamadalas na problema dito sa piping. Ayan. Akala mo nagka litsi-litsi na yung tahe, oh. Ano mo? Akala mo, pero hindi sa pagtawa. Ka magulo lang yung tahe. Nagkamagulo. Oh, may maganda, tapos biglang gulo, may maganda. Oh. Nung pinalitan ko ng sinulid na ibang kulay, kasi ibang kulay na to, kulay dilaw, o, puro maganda na. O, di ba? Ibig sabihin, hindi sira yung makina. O, yan. Bantayan natin mga tropa. Hindi lahat na problema sa makina sira ang makina. Kumbaga, meron din nagbigay ng problema itong sinulid natin. Sa lahat yan, problema. Sa high speed at sa aging, hindi yan problema. Kahit anong sinulid, ipasok mo dyan sa high speed, wala yan. Ay, sa ano pala, aging. Sa aging pala, wala problema kahit anong sinulid ilagay mo dyan, hindi yan makabulbol. Ang makabulbol lang dyan, high speed, doon, magkaroon problema yung tension yan. Minsan, paktaw pa. Kung hindi mo mabantay yan, magtaka ka lang bakit nasira na yung makina mo, namantala, okay naman nung ganina. Nagpalit ka lang ng sinulid, sira na. O yan, pati yung piping, ito magkadikit ng karayom. Nadalas itong mangyari, dito magkadikit ng karayom. Pero pag hindi ito magkadikit, medyo may layo dito. Dito kung nilagay sa isa, medyo 1/4 yung distansya. Ah, hindi ito gano'ng mapansinin yung buhol na yan. Dito lang yan sa mga nakadikit na karayom. Okay mga tropa, sana... Ah, buti na lang, lumabas itong gusto ko ng matagal ko na sana ipaliwanag sa inyo. Pag aayos ng ayos kayo dyan, yun pala sinulid lang ang problema. Ah, buti na lang ngayon, experience ko na. Ah, napakita ko sa inyo. Oh, sana, bago tayo magpagawa o maggalaw ng makina, suriin muna natin yung mga sinulid. Palitan nyo na ibang sinulid. Tingnan nyo kung ganun pa rin yung sira, gulbol pa ba siya. Magpalit ka na magpalit ng sinulid, tingnan nyo kung ganun pa rin ang mangyari. May mga ganito pa rin buhol. Kung ganun pa rin mangyari, pwede ka na mag-ayos. Ayusin mo muna yung baguhin mo ng timing, lahat yan, ayusin mo bago ka mag-ayos. Pero pag nagpalit ka ng sinulid, gumanda yung tahe, hindi nag-ball, sa sinulid ang problema. Sana, napaliwanag ko na sa inyo mga tropa, matagal ko na itong sabihin sana sa inyo, kasi para ito mabantayan sa lahat, kasi hindi lahat ang problema sa makina. Meron talaga, meron na meron sa sinulid. O ngayon, napakita ko na kasi na-experience ko. Ay, salamat. Sige, salamat mga tropa. Check-check lang lagi sa mga sinulid. Tandaan natin yan. Salamat! Check-check.